Blessed morning. This is Lectio Divina. Reading, meditating, praying, contemplating, so that we can act on the Word of God today. Ang Lectio Divina ay pagbabasa ng banal na kasulatan, pagbubulay-bulay, panalangin, pagninilay, pagsasagawa ng salita ng Diyos. Para sa panalangin, sa ating unang panalangin, let us pray with William Barclay's book, A Book of Everyday Prayers, on his fourth day in the morning prayer. Let us close our eyes and be still, and you can pray with me. O God, our Creator and our Father, was given unto us the light or the gift of life. Bless us this day as we go to the work that has been given unto us to do. We give thanks for the work and for the help to do it. We thank you for the skill of hand, for the accuracy of eye and mind and brain to earn a living and to do the work of a house and a home. We thank you for the friends and the fellow workers whom you have given unto us. For those in this company, joys are double, and whose presence sorrows pain is suited. Help us today to be so cheerful that it may make others happier to meet us. Help us to be so true to you that we may be a strength to others who are tempted. O God, our Father, we have begun the day with you. Grant that your reflection may be upon us throughout all its hour. This we ask for your love's sake, in Christ Jesus. Amen. For our reading or lection, I've uploaded in advance yung chapter 32 ng Genesis. As we have agreed upon, you can listen to that in advance. And akin din babasahin yung mga ilang bahagi nito sa ating lection and reflection as we reflect on the Word of God. Genesis chapter 32. Genesis 32. I'm using ang Biblia 2001 version. This chapter, naghanda si Jacob upang salubungin si Esau na kanyang kapatid, na kanyang talagang nakaalitan dahil sa kanyang ginawang pang-aagaw ng bendisyon na para sa kanyang panganay na kapatid na si Esau. So sa chapter 32, sa kanyang pagpapatuloy na paglalakad, napakaganda ang verse ito na sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Sa spiritual encounter, is an encounter with the angels of God. And paano parang tayo na nakaka-encounter ng mga ganito? And probably there are some times that we have encounter like this. Probably in what form yung angels of God na ito? For Jacob, it's probably talagang angel.
probably talagang angel. That's why sinabi niya na ang lugar na yon ay kampo ng Diyos. Kampo ng Diyos. The camp of God. At tinawag niya ang pangalan na yon ay Mahanaim. In Hebrew, Mahanaim. Ibig sabihin ay dalawang kampo. Two camps. Mahanaim. Or mga kampo. Probably his camp, then right now, mga kampo ng Diyos na kasama niya. Ibig sabihin kasama niya. So the Lord is assuring Jacob sa pangako rin ng Diyos na sasamahan siya ng Panginoon through the presence of the angel of the Lord. But in spite of this, that God is with him through this angel, napapansin natin sa kanyang pakikiharap or pagsalubong sa kanyang kapatid na si Esau, nandoon pa rin yung fear ni Jacob. That's why he commanded yung kanyang mga servants. Ganito ang yung sasabihin kay Jacob na aking Panginoon, ganito ang sabi ng lingkod ni Jacob, ako'y tumigil ng ilang panahon kay Laban at naman lagi ko hanggang ngayon. Naikwikwento nila mga pangyayari sa buhay ni Jacob. Si Jacob ay pinagpala doon sa pamilya ni Laban na kanilang kapamilya. At nandito siya makikipagtagpo. At sana'y sabi rito makatagpo ng biyaya ang iyong Panginoon. In a modern sense, sana maging kalugod-lugod at kaawaan niya yung kanyang kapatid. Dumating nga yung mga sugo na yun at sinabi, nakita nila si Jacob at si Jacob ay may kasamang 400 mga tao, 400 men. At sabi rito sa verse 7, get natakot ng husto at nabahala si Jacob. So, it's very natural. Dahil narinig ni Jacob na siya'y talagang papatayin ni Esau, pagmamatay lang yung kanyang ama, papatayin si Jacob ni Esau. Fear, worry ni Jacob nandun na. In spite of, kahit narinig niya yung Diyos sa kanyang pangako, nakita niya yung mga anghel, it's a unique experience. Kahit pala ganun, no? Sa kanila, nandun pa rin yung takot. Kaya sabi rito sa verse 8, kaya dumating si Esau ng pulutong, kaya at kanyang puksayin ito, ang pulutong ay natitira, ay tatakas. Yun ang sinabi niya sa kanyang mga lingkod. Kung dumating si Esau, pulo-pulutong silang darating. Yung unang pulutong, pag pinatay ni Esau, yung mga natira, takas na. So, pero sabi pa niya rito, sinabi ni Jacob, verse 8, nandun na yung kanyang prayer. Aside sa kanyang preparation na ginawa, he prayed with God. Oh God, ang aking amang si Abraham, Diyos ang aking amang si Isaac, o Panginoon na nagsasabi, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ko ng mabuti sa iyo. Sabi pa niya, hindi ako karapat-dapat, no? Sa lahat ng kaawaan, lahat ng katotohanan na iyong ginawa sa iyong lingkod, sapagkat dumaan ako sa hordang ito, nadala ang aking tungkod at ngayon naging dalawang pulutong na ako. It's possible yung Mahanaim din pala, no? Aside sa two camps na maaaring kampo ng anghel, lang iba kundi siya mismo ay dalawang kampo ng dalawang pulutong. So napakaramay na ni Jacob na babalik doon sa lugar ng kanyang pamilyang si Isaac. Hiniling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid. And that is his prayer. Ako'y natakot sa kanya. Baka siya'y dumating at kaming lahat ay pagpapatayin niya. Ang mga ina, pati ang mga anak. Diba? Ikaw ang nagsabi, gagawa ako ng mabuti sa iyo. Sa iyong binhi, gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. So, in his prayer, nandun yung forgiveness and remembering the
the promises of God. And nandun din asking for protection and asking God to be faithful with His promise. First is, nandun pa rin yung adoration that is the God of Abraham, God of Isaac. And then yung asking for forgiveness that He is not worthy, that God is so good. Isa lang siya noon, ngayon, dalawang pulutong na siya. And asking for protection, na baka patayin siya ni Esau, na iligtas siya from the hands of his brother Esau. And remembering the promises, ikaw yung nagsabi, Lord, magagawa ka ng mabuti para sa akin at para sa aking binhi. So, reaffirming those words, the promises of God sa kanya. So, ganun pala yung panalangin. Pwede natin gamitin yung pattern niya na ganun. Adoration, remember God's blessing na ginawa sa'yo. Remembering God's word. And that God will be faithful, that God will fulfill His promises. And the promised blessing is to, one of that is to protect you, that God will protect you from the hands of those who will harm you. So, after that prayer, so hindi lang prayer for Jacob, he planned ano sa lubungin yung kanyang mga yung kanyang kapatid. Pulupulutong ganyan. Dalawang kambing na babae, dalawang daang kambing na babae. Inuuna niya yung mga gift, 20 lalaking kambing. 200 tupang babae, 20 tupang lalaki. So, yun yung dinala niya. At yun yung unang makikita, no, ni Esau sa pagdating. Ang ibinigay niya sa kanyang mga alipin ang bawat gawan at nagbukod at sinabi niya sa kanyang mga alipin, lumampas kayo sa aking unahan at lagyan ninyo ng pagitan ang bawat gawan. So, ganun pala. Yung mga alipin niya yung mauna, kasama yung mga kawan na yon, the gifts for Esau. At inutos niya, kapag ikaw ay natagpuan ni Esau, aking kapatid, tanongin ka, sino ka? Saan ka pupunta? Kanino itong mga nasa unahan mo? Na magkagayo, sasabihin niya, sa yung lingkod na si Jacob. Kay Jacob galing to at ito'y regalo na padala para sa iyo, Esau. Pa dito, siya'y nasa hulihan namin. Very wise si Jacob. But yung kanyang pagiging witty, right now, ginamit niya na for reconciliation. At ganun yung sinabi sa bawat pulutong, sa bawat alipin, sa bawat pulutong na yon, kanilang pakikipagtagpo kay Esau. Ngunit bago mangyari yun, ng gabi na, in their preparation. Verse 20 is napakaganda. No? Bukod dito, ang iyong lingkod na si Jacob ay nasa ulihan namin sapagkat kanyang iniisip, baka mapalubag po ang kanyang galit sa pamagitan ng regalo na ipinauna pagkatapos ay makita ko kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. So, in a sense, parang bribe lang. But this one is gift for reconciliation. Nandun naman yung acceptance niya na kagawa siya ng kasalanan kanyang kapatid. And right now, this gift naway magyayin ang prayer natin kanina, masuit yung pain and anger through this gift. At ito rin sinabi sa Proverbs, sa pamagitan ng mga regalo, maaaring mapalubag natin ang loob ng mga tao through the gifts. And with this kind of gift na napakadami, sino ba naman hindi mapapalubag yung loob? Ngunit bago mangyari yun, ng gabing yun, nung bumangon at sinamin niya ang kanyang dalawang asawa at kanyang 20 alipin na babae,
kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Habok. Meron silang pinunta na ang lugar ay Habok din. Ang kanyang pangalan ay Jacob. Sa proudly sa Hebrew nito is a play on words with the place, with the name, the primary character. Sa kanyang pagtawid sa batis na yun, naiiwang nag-iisa si Jacob. May time na naiwan siyang nag-iisa at nakipagbuno sa kanyang isang lalaki hanggang sa magbubukang liwayway. At the dawn in the morning, merong isang lalaki doon. At yung lalaki doon, nang nakita niya at nakipagbuno siya, na hindi siya manalo laban kay Jacob. So napakalakas ni Jacob. Hinawakan niya ang kasukasuhan ng hita ni Jacob at kasukasuhan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno siya. Napilay si Jacob ngayon dahil hinawakan ang kanyang kasukasuhan. Pero sabi niya, bitawan mo ako, sabi ng anghel, sapagkat magbubukang liwayway na. May idea rin no, na yung mga spiritual being, itong lalaking ito, for Jacob. Alam niya, this is not an ordinary guy na kanyang naka-wrestle na pagbuno sa kanya. At may idea din na yung mga spiritual being na pag magbubukang liwayway na umaga na, nawawala na. At sinabi ni Jacob na hindi kita bibitiwan malibang ako ay basbasan mo. So he's asking for blessing. And this is Jacob na asking for blessing lagi. Craving for the blessing of God through this man. At sinabi, ano yung pangalan? Ang iyong pangalan na hindi natatawaging Jacob, kundi Israel, kapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa tao, at ikaw ay nagtagumpay. And this is the meaning pala. In this context, the meaning ng pangalan ni Israel, nakipagbuno sa Diyos, wrestled with God and with men, and he became victorious, and he won with this encounter. At maging si Jacob, tinanong niya, niling ko na sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Bakit mo tinatanong sa akin yan? Hindi sinabi yung pangalan niya at siya ay binasbasan. Binasbasan ng lalaking ito. So this is the event na pinalitan niya yung kanyang pangalan na simula ngayon, tatawagin na rin siyang Israel. Israel is from the original name Jacob. This Jacob became Israel. Yung kanyang mga anak ay tinawag na mga anak ni Jacob or anak ni Israel. Nung sila'y dumami, naging tribo or tribes of Israel. At nung sila'y naging bansa, tinawag na silang bansang Israel. So, tinawag ni Jacob ang pangalan na yan na Peniel, na meaning is, sapagkat nakita ko ang Diyos sa harapan at naligtas ang aking buhay. Sinigatan siya ng araw nang siya'y dumaraan sa Peniel. Mapapansin natin, sa unang verse, ang tawag ay Peniel. Sa ikalawang verse ay naging Penuel. Maaring nagkamali ang sumulat ng mga vowel letters at hinayaan ng mga translator na manatili yun, Peniel at Penuel. Ngunit dahil nalinsad yung kanyang kasukasuhan sa kanyang hita, siya ipapilay-pilay na dumating. Dahil dito hanggang ngayon, hindi kumakain ng mga anak ni Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuhan ng hita. Kasi dito hinampas ng taong nakipagbuno ang kasukasuhan ng hita ni Jacob sa litid sa balakang. So this is the event na alas binasa ko na rin. And as we reflect those encounter with God through the angels of God, no? Laging ganito nangyayari sa mga tao ng Diyos.
they have an encounter with God, and after that encounter, their life have been changed by God, and God blessed them. So do we have that encounter? And in our life, we must encounter God like Jacob. May mga pagkakamali tayo, may mga pagkakasala tayong nagawa. We have fear and worries in life, and we must change our life for the better. At nababago yung buhay na ito through an encounter with God. And this is encounter ay dumarating if we ask God, we pray with God, na tayo ay kanyang iligtas, na tayo ay kanyang ilayo sa patuloy na kapahamakan kung magpapatuloy tayo sa dati nating buhay. Ask God to change our life. Ask God to save us. And then this God will answer that kind of prayer. Sinasagot ng Diyos yung mga ganong klaseng mga panalangin. Tulad na nangyari kay Haku. And your life will be changed. Maaring yung pangalan mo na minsan ay kilala sa ganitong masamang gawain. But after that encounter, as if your name will be changed. You want your life to be changed. Ask God to change you. And let God made an encounter with you. Maari sa mga pamagitan ng mga anghel, o maaaring hindi anghel, o mga taong gagamitin niya na bendisyonan ka at baguhin yung buhay. That's our reflection for today. And let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful day. Muli binigyan niyo kami ng panibagong araw upang maranasan ang iyong biyaya, Panginoon. Tulad ni Jacob, Father, we remember your grace. Ikaw ang Diyos, Ama, na nagmamahal sa amin sa gitna ng aming mga kahinaan, kasalanan at maging kasamaan. Patuloy mo kami tinatanggap, patuloy na pinapatawad. By your grace, Father, and we bow down to you. We draw near to you, Father. And just like Jacob, we want to encounter you always in our life. To bless us, to change our life, Father. To change our character, to change the meaning of our name. Na kami man, O Diyos, ay maging matagumpay sa aming encounter with you, Father. Bless us, bless our family, bless our loved ones, bless our days in our life, Father. Just like Jacob, just like your promise, and just like your character, a Father who loves us, who will bless us. And we believe on that, Father. We trust on your faithful love for us all. In Christ Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen. Let us contemplate with this passage, an encounter with God. Do you have an encounter? Kung wala pa, I have a moment of silence to pray with God. Ikaw ay manalangin sa kanya personally, asking God to bless you, asking God to save you and to change your life. And gaya ng mga panalangin ni Jacob na tulad niyan, at kung yung papanalangin, the Bible tells us God listens. God fulfilled those prayers in our heart. That this God promises not only Abraham, nor Isaac, nor Jacob. But sabi ni Apostle Paul, if we have faith like Abraham,
Galatians chapter 3, verse 8. For Apostle Paul, this is the good news na sinabi niya. Na sa pamagitan ng kanyang binhi, lahat ng mga tao ay pagpapalain. Sa pagpapatuloy pa ni Apostle Paul, if we have faith like Abraham, we will be blessed like Abraham. So that's the promise of God in the Bible. He promises us to bless us. And hope you claim that promise. Have a moment with God in prayer and let God have an encounter with you. If you truly pray, the yearning to encounter Him, He will answer. And probably through this lecture divina, you are now encountering with God with His word, but personalize it. You alone pray with God from your heart, and God will answer. This is Lectio Divina. Let God be first. Let God be first. And thank you very much, and hope naging kapakipakinabang ang mga oras na ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. God bless.